Ito ha, pag-usapan na natin itong ano ha, si Bantaga. Ito, pakita ko lang. Sa preliminary investigation, ang sinuspinding si Bucor Chief Gerald Bantag kaugnay ng Lapid Palanya case. Sa halip, nagsumiti ang kampo niya ng motion for reconsideration para sa nabasura niyang hiling na mag-inhibit ang justice prosecutors. Nakatutok si Maris Umani. Hindi dumalo si suspended Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag sa pagpapatuloy ng preliminary investigation sa kasong pagpatay sa... Juancho Olivar, maraming salamat. Thank you very much sa mga nagpapakape. Broadcaster na si Percy Lapid at sa sinasabing middleman na si Cristito Villamor Palanya dito sa DOJ ngayong hapon. Ayon sa kanyang abogado, may mahalaga raw kasi itong kailangan asikasuhin. Ngayong araw sana inaasaha magsusumite ng kanyang counter-affidavit si suspended Bucor Chief Gerald Bantag dito sa DOJ. Pero hindi ito ginawa ng kanyang kampo. Sa halip ay nagsumite sila ng motion for reconsideration sa naunang desisyon na nagbabasura sa kanyang motion for inhibition. Iginigiit kasi ni Bantag na hindi magiging patas ang DOJ sa investigasyon, lalo't may hindi sila pagkakaunawaan ni Justice Secretary Crispin Remulla. Nice din daw ng kampo ni Bantag. Kasi ganito yan eh. Ito lang naman ang siste dyan eh. Okay, so humingi sila na motion to inhibit yung DOJ, hindi pinayagan ng DOJ. Okay, so pinapa-appear sa preliminary investigation itong si Bantag. Pero ang ginigiit ng kampo ni Bantag, mag-a-appeal huli sila na pwede ho yun. That's allowed under the law. They are doing yung process, right process, yung tamang proseso sa kung paano ilitisyon ng isang tao. So, hihingi sila ng appeal. Ngayon, pag dininay pa, ang alam ko, it's time na iakyat na nila sa Supreme Court. Then, kasi alam mo, expected naman eh. Expected na i-deny ng ilang beses ng DOJ yung appeal ni kampo ng mga Bantag, di ba? Di Bantag. I-deny yan. Naturalmente, para nilang sinabing pagka hindi nila dininay, para nilang sinabi, oo nga, bias kami. Siyempre, nila gagawin yun. Diba? Sabi pa nga ng Bantag, matapag na tao to si Remulla. So, dahil doon, hindi nila gagawin at hindi nila aaminin na bias sila. Okay? So, definitely denied yung motion na yan. Ngayon, pag na-deny at na-deny yan, aakit na ngayon yan sa Supreme Court. O, at least doon, Supreme Court na ang magde-decide. Diba? Kung dapat bang dinggin dito sa korte na ito o sa ombudsman, dinggin ang kaso ni Bantag. Yun, doon na magkakaanuhan. So, kasi ang dating kasi dito sa news na ito, parang takot si Bantag, hindi niya sinisipot, hindi ho. Yan ho ay proseso ng at yan ho ang estratehiya ng siguro. Ako, ito'y aking opinion lang. Wala naman akong alam na tungkol sa anumang gagawin nila. Malamang yan ho ang kanilang estratehiya ng team ni Bantag. Diba? So, eventually, iakyat ho sa Supreme Court. Ayun ang titingnan natin kung ano ang mangyayari. Okay? So, kanina nga ho, nagpunta ho si Coach Oli sa Baguio. Actually, dapat to, sasamahan namin siya. Kaya lang medyo busy-busy lang eh. Busy-busy lang ho. Kaya si Coach Oli na ho nagpunta doon at in-interview niya si Bantag. At sabi nito, Sir, labanan niyo po si Remulla. Oh. Sir, ko'y lalabanan. Saan mo lalabanan? Sa kakungan. Ayaw ito si... Hindi, mayroon ano. Hmm. May laban si Remulla sa anak yata niya sa Cavite. Kalaban niya yung Disagon eh. Oy, Disagon. Di doon natin labanan. Doon natin. Antayin nyo. Mamaya po yan, ha? Makikita nyo yan. Ha? Meron tayong pasabog mamaya eh. Inaantay lang namin kasi darating sila dito 6 o'clock ata, no? Ayan kami. Baka paambus ni Buboying. Ay, wag naman. Pag naman. Hindi, kasi kung may problema, sabi nga eh, kasuhan. Huwag yung sa media. Eh, nangyayari ngayon, parang... Puro sila media, tol. Media, tol. Pag ako nagpa-media, drama. Drama, face the music. Galing, magaling sila, tol. Tapos yung kay Palparan,
Oo, oh, yun. Recycle. Recycle. Hindi, tsaka ano ikinagalit nila doon? Ano yun, tol eh? Laban sa NPA yun, sinasabi niya. Eh, suportado pala ni Bubuhing yung NPA. Bakit na linabas to? Diba? Bakit mo ilalabas yung issue against sa akin? Ano ba yung linabas ko? General Palparan. Kalaban yan, number one na ano yan eh, kalaban ng NPA. Tapos ilalaban against sa akin yon. Hindi kakampi ng NPA itong si Bubuhing na to. Buwisit yan eh. Trial by publicity ang dating ni Boying. Ito yung mga sabi nila. Count me in pag may people power. Antayin natin. Kasi sabi nga, para sa akin, may tamang panahon. Wait lang. Anong masasabi ko? Wait lang. Dalawa lang yan. Peace muna tayo. Jose J., maraming salamat po. Mamaya po ay meron tayong konting wow, may nag support. Thank you. Ako suportahan niyo, tatakbo ako sa 2025 ba? Takbo talaga. 25? Sa 2025 okay. Tatakbo ako. Ha? Definitely. Marathon support. Ay, suportahan niyo ako. Hindi. Tayo sa background lang tayo. Alam niyo naman, ganyan lang tayo eh. Ayan sir, pero halimbawa lang to ha, tayo naman eh, baka sabihin, pilingero tayo, baka magalit si Luis, pilingero yan si Coach Oli. Halimbawa eh, sabihin, sige, DJ Bantag, balik ka na sa Bucor. Yun ang point? Oo. Sino magsabi si BBM? Kunwari. Halimbawa si Boboyeng? Oo. Nako, malabong mangyari yan. Malabo. O, tangina. Ang daming drug lords doon na pro-protektuhan. Maraming pera doon. Hindi nila ibibigay sa akin. Kalaban ko yung mga yun eh. Nasaan siya ako? Di ba sabi niya, huwag kayong ganyan. Tama si Marlica. Ma'am Marlica, ang galing mo. Tama yung sinasabi mo. Kasi sabi ni Bubuhing eh, huwag kayong ganyan. Malambing pala itong si Bubuhing. Pero pagdating kay Bantag, galit. Face the music. So pagdating kay Aguho, tol, putangin na. Huwag kayong ganyan. Huwag natin sanang ilalabas sa media yan. Kasi parang majujupar din siya tayo mga buhay daw ng mga ewan ko ba? Baka buhay niya. O baka majujupar din siya dahil siya ang mastermind. Gagong putangin. Alam mo, meron akong gustong tanungin pero wag na, baka alupe. Pero batiin lang muna natin Angel Time, maraming Angel Time Traveler from Australia, maraming salamat. Sa pagpasensya, hindi nababati. Jose J, sunod-sunod na. Maraming salamat po. Okay, maraming salamat. JMS 12 TV, salamat from Hong Kong, Tinkerbell, Philippines. Ayan, marami pa. Pasensya, hindi ko mga nabasa ha, nakaligtaan, pero thank you sa suporta nyo kay DJ Bantag. Eh, baka naman pwede mo sabihin sa sila na mag-follow, subscribe sa channel ko. Oo, Tol. Sir. Kay Coach Oli Channel, sa mga banateros, at sa mga lahat ng sumusuporta sa pinaglalaban natin, na palagi kayong sumubaybay, kasi nga yung mainstream media ay hindi naman nilalabas yung mga ganito. Hindi ko alam, pinipili nila yung linalabas nila eh. Correct. Eh kasi nga sabi nila, naglabas na ng pondo itong mga drug lords para kontrolin ang para daw ah, ewan ko kung ano, kontrolin ang mainstream media. So, dito na kayo sa mga vloggers. Siyempre manood rin kayo sa mainstream media para makita ninyo, may compare ninyo yung pagkabayas nila. Hindi kasi nilalabas tol eh. Yun. Kaya support kayo dito po. Thank you. Ni Coach Oli. Kasi matatanong ninyo, bakit anong ginagawa natin dito? Ha? Yan nga po, dahil hindi sa tingin ko lang. Ayan. Saktong-saktong mag-ayon. Ayan na. Sige, CR ka lang. Babalik po si DJ Bantag.
nasisira po yung aking ano, kaya nga na-live ko to nang nakaganito eh. Dapat naka-portrait, pero pasensya na, no? Pero kesa maputol, itutuloy lang natin. Oh. Ayan, yun nga eh. Ang tumutulong kay DJ Bantag, eh yung mga vloggers. Dahil lumalabas ang katotohanan. Dahil nga, sabi nga, hindi naman na ilalabas yung katotohanan. Yung talagang gustong ilabas ni DJ Bantag sa mainstream. Eto, kita nyo, nakita nyo ha. Instead na i-tape a video namin, pinili namin yung live. Para makikita nyo yung totoo. Kasi pagka ano, napapag-practice yan. E binibidyo, ginaganyan. Na-edit. Eto, ni-live. Ni-live namin dahil yung natural. Yung talagang pangyayari. So, antayin lang natin. Nag-CR lang po. Nag-CR lang po si DJ.